Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol po sa mga tatlong rallies na gaganapin ng Uniteam bago mag May 9, mga kababayan. Magandang umaga, Pilipinas. Nandito naman tayo sa Jurcer Vlogs, mga kababayan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga tatlong rallies na gaganapin ng Uniteam bago mag May 9, mga kababayan. Pero bagong lahat, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Jurcer Vlogs, paki-subscribe naman po at i-share, i-like at saka mag-comment sa video nito, mga kababayan. Ang sabi po dito sa The Manila Times, mga kababayan, tatlong grand rallies ang gaganapin ngayong linggo bago ang eleksyon sa May 9 ng Uniteam. Na pinangungunahan po, siyempre, si BBM at ang kanyang running mate na si Sara, mga kababayan, ng Lakas Christian Muslim Democrats. Ang una po ay sa May 3, mga kababayan, bukas. Ang dalawa ay magkakaroon ng meeting de avance sa Gimbal Football Field in Gimbal, Iloilo, mga kababayan. Again, May 3, meeting de avance sa Gimbal Football Field sa Gimbal, Iloilo. Ang kaparehas na event ay gagawin po sa May 5 sa City Hall Grounds of Tagum City in Davao del Norte, mga kababayan. Again, May 5 sa City Hall Grounds of Tagum City in Davao del Norte. At ang panghuli po ay sa Mayo 7, yung last campaign period, mga kababayan. Mayo 7 sa Block 7. Fronting Soler in Paranaque City. Again, May 7, doon po sa Block 7 sa Soler in Paranaque City, mga kababayan. So tandaan po natin yan. Kung taga dyan tayo sa mga, lugar na yan, ay pwede po tayong umattend, mga kababayan. Sa nalalapit na pagtatapos ng ating kampanya, sama-sama nating ipadama at ipakita ang tunay na pagkakaisa ng ating samahan tungo sa tagumpay. Ang sabi po ng parte sa Facebook, mga kababayan. Si spokesman ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, sabi sa Manila Times that the meeting de avance will symbolize the unity of the Filipino people in Luzon, the Visayas, and Mindanao as aspired by Marcos and Carpio themselves, sabi po ni Vic Rodriguez, mga kababayan. This was a way of BBM Sara Uniteam in honoring and thanking all the volunteers and supporters who have joined and have been steadfast in the journey towards our collective future. A more peaceful, robust, and united Philippines. Having this event, sabi pa ni Rodriguez, at different venues and dates will allow supporters of the Uniteam tandem to participate and be part of the rallies, sa mga kababayan. Noong weekend, nagkaroon ng si Marcos at Duterte, who are consistent front runners in surveys, were greeted by hundreds of thousands of supporters during their sortie in San Fernando City, Pampanga. Totoo po yun, napakarami pong tao at the time.
na nagkaroon ng rally sa Pampanga na probinsya po ni dating President Gloria Macapagal-Arroyo, yung mga kabayan. Yung malaking crowd ay nanggaling sa iba't ibang probinsya at pinangunahan po ni Governor Dennis Pineda at saka si Vice Governor Lilia Pineda with of course the former President Gloria Arroyo, mga kabayan. Duterte Carpio vowed that the UN team will exert all efforts to deliver victory. Si Marcos ay in-encourage niya ang lahat to stay the course, be united, and of course remain vigilant hanggat ma-attain ang victory, mga kababayan. Ang sinabi pa ni Marcos, tama yan, isigaw ninyo na para marinig ng buong Pilipinas na dito sa Pampanga, buo at solid ang suporta sa likod ng tambalang Marcos Duterte. So napakandang balita po yan, mga kabayan, magkaroon ng tatlong meeting di avance na gagawin po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung una po ay sa May 3, bukas na po, sa Gimbal Football Field in Gimbal, Iloilo. Ang susunod po ay sa May 5 sa City Hall, Tagum City in Davao del Norte. At yung panghuli, yung May 7 po, ito po yung last day of campaign period, mga kabayan. May 7, gagawin sa Block 7, Soler in Paranaque City. Ulitin ko, mga kabayan, yung una po ay sa May 3, bukas na po, sa Gimbal Football Field in Gimbal, Iloilo. Ang susunod po ay sa May 5 sa City Hall, Tagum City in Davao del Norte. At yung panghuli, yung May 7 po, ito po yung last day of campaign period, mga kabayan. May 7, gagawin sa Block 7, Soler in Paranaque City. So yan lang po lamang ang ating pag-usapan. Maraming salamat po. Again, George R. Vlogs. Stay safe and healthy always, mga kababayan. God bless. God bless us always. God bless for more, mga kababayan. Thank you very much.